Kasi hindi lang na kawawa ako, kundi kawawa din yung mga tao na kasama mo, na siyempre, di ba, hindi ka naman siguro mo nasabihin na hindi naman sila bato, na hindi ka makikita kung ano. Good morning, guys! Welcome to my vlog. Ilang araw pa ako hindi nag-vlog. Muntik nang hindi talaga kasi na-stress. Stress eh. Look at our house today. Hindi po namin siya binalik sa dating ayos kasi sabi ng boss ko, huwag daw kami mag-ayos. Kasi diba guys, naikwento ko naman nga yata na dalawang beses na kami binaha. In 40 days, dalawang beses. Yung una hanggang dibdib. Yung pangalawa, buti na lang is hanggang below the knee lang. Pero ang problema, nabasa yung mga kwarto, kaya balik na naman. At ito ngayon yung bahay namin, guys. Ayan. Hindi na muna namin siya gagalawin hanggang December. Gusto ko lang pala ipakita din ito. Nandito na yung para sa aking pamangkin. Nabili ko na yung kanyang pinag-embola daw kasi sa probinsya yan. And ayan, wala na namang laman, di ba guys, na ano na natin to. Ayan, hindi na namin binalik yung mga ano, pero mas mabuti na lang din guys, kasi walang mga nabasang mga gamit, kasi ang ginawa namin, hindi na namin siya kukunin, ganun na lang ba namin, ayun, nandun sa taas yung iba, ayan, nasa taas, yung galing yan doon sa cabinet na yung naayos ko na nung unang baha, tapos nandito rin yung iba. Ayan. So, ganyan. Wala pong naman dyan sa baba. Ayun. So, ang hirap pag ganito parati sa okay lang kung marami kayo kasama sa bahay. Kaya lang ngayon, kami lang, wala kami kasama. Yung alaga ko pa, sobrang hirap. Kaya, ganun na lang muna. Parang nakakatamad minsan, nasa kwarto ka lang. Huwag na muna kaming mag-ayos-ayos. Kasi nga, yung sunod-sunod na bagyo na nangyayari. At saka parang napansin ko lang kasi guys, dito sa Marikina, ngayon, ayan, kung natandaan niyo yung pangalawang vlog ko, ganun din na umaga at ang hali, tichinek ko yung ilog, wala talagang tubig guys, talagang kita mo yung lupa. Pero kinabukasan, imagine, kinabukasan, baha na kami. So para bang ang nangyayari, hindi ko alam anong nangyayari na bakit ganun. Since na inayos nila yung river, nilagyan nila ng wall, ayan na nangyari sa amin. Hindi ko alam kung ano ba? Dahil ba doon? O talagang dahil lang talaga sa ulan? Ayun, pero imagine mo, mostly, yun talaga may bagyo. At saka, yung malakas talaga ba? Na yun, walang ulan. Tapos biglang umulan kinagabihan. Ng ilang oras, wala na. Lunubog na kami sa baha. Ayan, so nakakatakot. Kaya naisip, pag alam niyo guys, kapag ano lang, yung umulan lang, talagang ulan, hindi ko talagang napipil ko yung, natatakot na ako nung masok agad sa isip ko na babaha na, ganun ba? Kaya para akong natataranta, phobia ba tawag dyan, ng mga ganun na nagkaroon, natatakot ka, ulan lang yung nakikita mo pa sa isip mo, baha na. Mamaya pala, yung binili namin na yung for medical, ano ng alaga ko na hindi pa namin siya nagamit kasi gagamitin lang din naman talaga yun pag may baha na pwede mo i-secure doon yung mga medicine niya na yung pang-injection niya kasi yung alaga ko meron siyang 3 injections a day pero dalawa yung insulin niya. So, yung isa kasi is twice at saka yung isa pa every one day yung natawag na for para sa dugo sa kinak for dinner kasi para hindi matutulog lang naman yung alaga ko para hindi bumagsak. So ayun, so dapat 4 times yun, ngayon naging 3 na lang kasi iniwasan na tinanggal na yung sa gabi at saka nag-less dun siya ng ano guys, ng dati kasi 5 by ata yun, tapos ngayon 2 na lang. And yun, so sana ma-maintain niya, sana talagang ano na ba, hindi natataas o di din babagsak ang sugar. Hirap din kasi sa pag-diabetes guys, no? Kasi kung pakainin mo ng pakiinin,
tataas. Kung ano mo naman siya, bababa siya, babagsak siya. Kaya yun ang mahirap. Sabi ng doktor, okay lang mataas kasi nag-i-insulin yung alaga ako. Ang wag lang talagang mangyari na bumagsak kasi may mostly kapag ganyan bumagsak, tapos ang masama kung makatulog siya, hindi na siya magigising kasi yung brain mausok, ang tawag na maubusan daw ng oxygen. So yun ang kinatakutan ko, guys. Kaya ayun. So ngayon, ay naku, ako lang mag-isa dito kaya nakapag-vlog ako, wala yung bus ko, lumabas. And ito, ayan, ginawa nila. Pero may balat ako dito, guys, sa tingin nyo ano ang mali. Di ba may mali? Kasi dapat ito siya, sa aking opinion, dapat ito nasa taas. Kasi ito, mga plastic ito, di ba po? Ibaliktad ba ito nandito? Para itong mga to nasa taas kasi mababasa yan, sayang. Hindi pa po ito nagagamit, guys. Although nabasa na po ito, nabasa ito. Pero ba't pinagpalit nila kasi nga ito naka-plastic. Pero mababasa pa rin yan, hindi ako ano, na-seal talaga siya. Ayun. So, kailangan ayusin at sabi ng boss ko, iayos na namin siya talaga. Kapag wala ng baha, by December pa. So, ayun, wala akong gagawin. Kahit ganyan lang yung bayan makakalat. Hindi naman siya makalat. Magulo lang talaga kasi may mga ano. Pero malinis naman po siya. And by the way, guys, mayroon lang akong isi-share. Gusto ko lang pong i-share. Naiiyak lang ako dito. Nanood ako nito, guys. And napaka-sad na yung taong ayan siya, si Duk Willie Ong, yung taong kung makita nyo yung kanyang itsura, ayan siya, sobrang payat na niya. And then meron siyang sarcoma cancer. Nakakaiyak kasi siya yung laging nagre-remind sa atin most sa mga tao na alagaan yung health. Pero ang nangyari sa kanya ngayon, ay, wala talagang pinipili ang sakit. Mayaman ka man o mahirap, kapag tinamaan ka, wala talaga. Kawawa lang yung mga medyo, katulad sa atin, ako, hindi ako mayaman, wala kamong pera. Ano yung isip ko pag ganyan yung sakit, Diyos ko? Anong gagawin mo? Kung mayayari man yan sana, yung hindi ka na mahihirapan. Hindi lang na kawawa ako, kundi kawawa din yung mga tao na kasama mo na siyempre, di ba, hindi ka naman siguro mo nasabihin na hindi naman sila bato na hindi ka makikita kung ano. So, ganun lang po. Alagaan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong masyadong meron pa rin pala akong isang pinag-inip, guys. Napanaginipan kasi yung ate ko. Yung ate ko is not related to me, ha? Hindi ko siya kadugo. Pero yung mga advice niya sa akin, kagabi na panaginipan ko siya. Isa lang yun, guys. Si Ate Mimi, wala na po siya. Nasa heaven na siya. Ay, iyak ako. Cancer din po siya, guys. Nasa labas daw ako sa panaginip ko. Nasa labas ako, tapos tanghali na, guys, patanghali na. So, dumating daw siya, dumating yung si ate, and then, sinabihan niya ako, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa, kasi pinutol ko tong puno. Pinagsabihan niya ako, kumain ka, huwag kang magpalipas ng gutom, hindi mo na alam na ganitong, ay, huwag kang magkasakit ako. Yun yung tapos sa palaginip ko. Yung halaman na pinutol ko, biglang tumubo, guys. Tapos, alam niyo, yung mga pinapanood natin, Plant and Zombies, kinain daw yun. Ako nagising, nawala daw yung ate Mimi, si Ate Mimi. So, pero wala na talaga siya, nasa heaven na siya. So, parang iniisip ko, bakit ko siya napanaginipan? Bakit pumasok siya sa isip ko? Siguro, di, ano, she reminds me na alagaan yung health. Ganun. Yun. So, ay, mag-iingat tayo sa ating mga katawan at iwas-iwas sa mga kinakain natin na hindi maganda. Magulay tayo, magulay, kasi walang masama ang gulay, kahit mahal yan.
sige na lang, kasi at least kung mahal man, doon ka lang magpo-focus sa kakainin mo. Hindi yung mahal na nga, bibili ka pa ng mga gamot mo, napakahirap. So ayun, na-emotion lang, emotion na lang talaga ako ngayon, guys. Grabe. Ah. Ayan. Titimbang tayo, guys. 37.15. Ayan. So guys, alam niyo po, ay wait. So 37.15 kasi full yung kinain ko kanina. Pero at least guys, hindi na ako umabot ng 38. Kahapon is 36.85 siguro kasi kumain ako. And fully yung kinain ko, kaya siguro ganun. So, nag-iingat tayo sa ating mga kinakain. And, ano pa ba? Ay, at bago nga pala lang, mayroon pala ako isi-share sa inyo. Look at this. Yung suot ko, guys. Share ko lang, ha? Ayan. Isa din to sa pinagbisihan ko. Talagang binida ko, ano. Ako po ang kumawa niyan. Ginawa ko po yan. So, ayan. My creation. Share ko lang, guys. Wala lang. Ayan, share ko lang. So simple, pero happy nakagawa. Happy ako kasi nakagawa ako ng damit na ganyan. O, tingnan mo. O, diba? At saka kung pwede mong pasexihin, pwede mong ganyan. Igaganyan mo lang siya, guys. Ayan, o, diba? Tapos, ganun din doon sa likod. Meron siyang ganyan na para maging sexy siya. O, diba? Nag-bra ako kasi mahirap na. Wala tayong bra dyan. Ma-sensor tayo. So, diba? Ayan, o. Ang ganda niya. O, sabi ng kapatid ko kahapon, hindi siya maniwala na ako gumawa. Kasi kung ako nga gumawa niyan, meron lang akong meron akong ginaya, guys. Ginaya ko lang siya. Nagawa ako naman. So, although hindi naman siya perfect, pero dito lang naman ako sa bahay. Kaya, dito lang ako natagalan sa ano, kasi ang liit na, di ba? Ang hirap magtahi ng maliit. So, ayun. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe again. Bye-bye, guys. Ingat tayo sa ating health and cause health is wealth. Bye-bye. Mwah.